Sa buhay ng tao ay kailangan nating magtrabaho upang mabuhay at maibigay ang pangangailangan ng ating pamilya. Ngunit kailangan din nating magpahinga upang mabawi natin ang lakas at talino na ginamit natin sa araw-araw na ginugol natin sa ating mga trabaho. Ngayon ay samahan niyo po ako upang magpahinga, maglibang at magmuni-muni sa Palm Grove, Hot Spring and Mountain Resort dito sa Tuba Benguet. Para po sa kalaman ng lahat, ang Tuba Benguet ay isang first class municipality na itinatag noong 1911 na nasa probinsya ng Benguet na nasa taas na 6,600 talampakan mula sa ibabaw ng tubig dagat. Tayo na po at simulan na po natin ang paglalakbay patungo sa Palm Grove Hot Spring Mountain Resort. Ngayon po ay tinatahak po natin ang liku-likong daan sa pagitan ng mga matatarik na bangin habang pinagmamasdan natin ang magandang mga tanawin mula sa mga bundok na tila ba nag-aanyaya upang bigyan pansin ng ating mga matang uhaw sa mga tanawing nililok ng kalikasan. Habang tinatahak po natin ang kahabaan ng asin ng alisan sa Pascual Road, ako'y nagulat at ngayon ko lang nalaman na may tunnel pala dito at dalawa pa. Ito ay ang Asin Tunnel na may haba na 65 metro at 158 metro. Sinasabi na ang Asin Tunnel ay nanatiling matatag na di man lang naapektuhan na maganap ang pinakamalakas na lindol sa kasaysayan ng Pilipinas noong 16 ng Hulyo taong 1990. Ang Asin Tunnel ay may sapat na sukat para lamang sa isang sasakyan upang makadaan sa loob. Ang Asin Tunnel ay ginawa noong kasagsagan ng pananakop ng mga Kastila at ginamit nila ang mga bilanggo ng digmaan upang butasin ang magkabilang bundok gamit lamang ang piko at pala para sa kanilang proyekto upang magtayo ng daang bakal na mag-uugnay sa bayan ng Tuba Benguet at Damortes sa lalawigan ng La Union. Mga bilanggo ng digmaan na pinahirapan dahil lamang sa pagtatanggol sa ating bayan na walang iba kundi ang ating mga ninuno. Ang Asin Tunnel na naging piping saksi sa pagpapahirap sa ating mga magigiting na mga ninuno, makamtan lamang ang ating kalayaan sa kamay ng mga dayuhang mananako. Sa wakas po ay narating po natin ang Palm Grove Hot Spring Mountain Resort. Salamat sa Diyos! Mga kabayan, mamaya na lang po tayo maliligo sa Hot Spring. Ang gagawin po natin ay mamasyal para makita natin ang kabuuan ng Palm Grove Hot Spring Mountain Resort. Tayo na po! Ito po ang kanilang Olympic swimming pool. Wala pong naliligo. Siguro po mapapansin yung nasa taas ang kanilang Olympic swimming pool. Ito po ang kanilang swimming pool na medyo mainit ang tubig.
Galing po sa hot spring. Siguro po mapapansin nyo, ang swimming pool na ito ay walang chlorine. Hindi nyo katulad nito po nasa gawing kanan. Kulay blue po. Dahil po yun may chlorine. At saka itong sa kanan po na ito, itong Olympic size po, may chlorine po. Mga kabayan, ito po ang swimming pool na medyo mainit ang tubig. Na ang tubig ay nanggagaling sa hot spring. Kung may dala lamang po akong thermometer ay sinukat ko na po ang temperature. Pero sa tansya ko po, hindi tataas ng 40 degrees centigrade ang init ng tubig dito. Ang mga benepisyo makukuha ng ating katawan sa paliligo sa hot spring ay nakapagpapabilis ng sirkulasyon ng ating dugo. Dahil ang tubig na galing sa bukal na mainit ay mayroong mga mineral na mabuti sa ating katawan. Tulad ng sulfur, calcium, sodium dicarbonate. Kaya lang, lahat ng sobra ay masama. Ito'y nakabubulag ng katwiran sa pagitan ng tama at mali. Ang sobrang pagbababad sa tubig na galing sa mga hot spring ay nakapagdudulot ng dehydration, panghihina, pagkapaso depende sa temperatura ng tubig ng hot spring. Mga kabayan, punta naman po tayo sa kabilang swimming pool. Marami kong naliligo doon sa swimming pool na ang tubig ay nanggagaling sa hot spring. Dahil po, itong swimming pool na ito ay medyo may kalamigan ang tubig. Dahil nga po, medyo mataas na lugar po itong tubabinggit na medyo nasa ibaba lang ng bagyo. Ito po ang lugar na pwede kayong magpahinga, mag-sunbathing, mag-relax, kumain o uminom ng konting agua de pataranta. Wow naman! Makipagkwentuhan sa iyong mahal sa buhay at samantalahin ang panahong tulad nito upang kumustahin sila at pag-usapan ang buhay-buhay. Mga kabayan, tayo na po. Maligo na po tayo dito sa swimming pool na ang tubig ay galing sa hot spring. Oo, ang sarap po. Tama sa mga nagkakaedad na katulad ko na sumusumpong ang rayuma. You serious? Ang bilis talaga ng panahon. Dati-rati, ako ang tumatawag ng lolo. Ngayon, ako na ang tinatawag na lolo. What? Masarap makipaglaro sa iyong apo, lalo't nagkakaedad ka na. Makalipas ang isang oras, ngayon kami ay pauwi na. Ngayon po ay tinatahak po natin ang asin ng Alisan San Pascual Road, pabalik ng La Trinidad Benguet. Dadaanan po uli natin ang Asin Tunnel, pabalik ng La Trinidad Benguet. Huminto po tayo bahagya upang tingnan kung may papasok na sasakyan sa loob ng tunnel. Kasi po hindi po pwedeng sabay ang dalawang sasakyan.
do not delay. Sundan po natin ang jeep na ito para pumasok sa loob ng bahay. Kaso nakita ko nung mga ano, kundi masarado na namin yung pinto. Matusugap pa naman yun. Wala. Tulad po ng tunnel na ito na may simula at katapusan, ay dito na rin po natatapos ang aming video. At sana po ay nakapagbigay naman po ng kahit konting saya ang aming maiksing paglalakbay at paglilibang. At hinihiling ko po sa inyo na sana po ay pindutin nyo po ang like, ang share, at magkomento po kayo. Kung kayo po ay may gustong malaman o itanong sa inyong abang lingkod. At sana po ay huwag niyo pong kalilimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel upang lagi po kayo maging updated sa aming mga susunod pang mga video ng paglalakbay at mga kapaki-pakinabang na kaalaman mula sa inyong abang lingkod na si Juan Masipa. Ngayon po, ako'y magpapaalam na hanggang sa muli nating pagkikita.